And hello mga kalutong tinapay at Happy New Year nga pala sa inyo. Sana ay mas maging magarbo yung taon na darating sa atin ngayon at para mas masaya. So today, gagawa tayo ng napakalambot na brioche dough. So ito, napakadali lang nito and talagang pwede nyo siyang gamitin as regular buns, burger buns. Pwede nyo itong gamitin as base sa inyong ensaymada. Makikita nyo, hindi siya basta-basta nayuyupit. Nagba-bounce back talaga siya. At kahit ilang araw pa talagang tumatagal yung lambot nito. Simpleng-simple lang yung ating sikreto dito. Ito yung patatas. So, ang gagawin lang natin dito, unang-una, babalatan natin yung patatas. Siyempre, hinugasan na natin to ahead. At pagkatapos natin siyang balatan, hugasan ulit natin to. And pwede mo rin itong i-substitute sa kamote. Kung yun ang available sa inyo, pwede mo rin itong gawin. So, ang ginawa ko dito, hinati ko lang yung isang piraso sa apat. Bali, gagamit ako dito ng tatlong pirasong medium size na potato. And then, meron ako ditong ready na tubig na halos lubog talaga yung mga patatas natin. At isasalang na natin siya dito sa stove. Papakuluan natin to hanggang lumambot talaga yung ating patatas. At kapag malambot na yung ating patatas, bali 200 grams lang kasi yung kailangan natin dito. So gagamit ako ng timbangan at kukuha ako dito sa mga malambot na patatas ng 200 grams lang. Yung tubig na pinaglagaan natin ng patatas, huwag nyong itatapon kasi gagamitin natin to as liquid dun sa ating dough. So ang gagawin ko lang dito sa mga patatas ay imamash ko lang gamit ang tinidor. Kung meron kayong masher, pwede nyo rin gamitin yon, pero mas madali na yung tinidor kasi hindi na natin kailangan maghugas ng maghugas. So kapag nagawa na natin yon, isasantabi muna natin to at kailangan muna natin yung palamigin pati itong tubig bago tayo gumawa ng ating dough. Kukuha ako dun sa pinaglagaan natin ng 1/3 cup, tapos maglalagay tayo dito ng 2 teaspoon o 10 grams ng yeast, kaunti dun na part ng 1/3 natin na sugar, kaunti lang ilalagay natin dito para lang ma-feed natin yung yeast. And then, nahaluin natin yan at ipapabloom natin to for 5 to 8 minutes. Dapat nag-frot yung inyong yeast para makasigurado kayong gagana yon. So, pag nakita nyong nag-frot yung inyong yeast, maglalagay tayo dito ng 1/2 cup ng gatas, 3 egg yolks, kasi brioche yung gagawin natin. Pero kung regular buns lang naman yung gagawin nyo, pwede nyo itong i-substitute sa isang piraso. So, pagkatapos nun, ilalagay na natin yung ating minasa. Dapat malamig na to ha, kasi kapag ka hindi, pwedeng mamatay yung yeast natin kapag mainit pa yung mashed potato o kaya yung liquid. And then, ihahaluin lang natin yan hanggang sa ma-mix na siya ng maayos at hindi na buo-buo yung ating patatas. And then, ilalagay na natin yung natirang 1/3 cup na sugar, 7 grams o 1 1/2 teaspoon ng salt, and then, nahaluin lang natin ulit yon hanggang sila ay matunaw. So, dahil meron tayong ingredients dito na hindi pare-pareho lagi yung moisture, yung patatas nga natin, unti-unti lang yung paglalagay ko dito ng liquid, as in, hindi ko kaagad siya tinodo kasi, yung kakalabasan naman ng ating brioche ay malambot na talaga dahil dun sa patatas. Pero gusto ko kasi pag minasa ko na to, hindi na ako mahihirapan na sobrang lagkit niya. So inunti-unti ko yon. And then, naglagay lang ako dito ng 500 grams ng all-purpose flour. Kung gusto nyo ng bread flour ang gamitin, pwede naman, pwede rin yung half-half. So makikita nyo dito dahil hindi ko pa ma-hydrate lahat ng flour. Nagdagdag ako dito, bali all in all parang nasa 2/3 cup yung nagamit kong yung pinaglagaan natin ng patatas. Tapos pag na-hydrate natin lahat ng flour, nagsama-sama na sila, wala na yung dry, maglalagay na ako dito ng 1/2 cup o 100 grams ng butter. Pwede rin kayong gumamit ng butter compound or margarine. And then mamasahin ko lang to ng mamasahin hanggang sa ma-absorb na siya ng dough. Itong kakalabasan ng dough natin na to ay pwede nyong gamitin sa lahat ng klase ng tinapay. Universal dough, ika nga. Pwede nyo itong gamitin as burger buns, pwede nyo itong palamanan ng karne. Hindi ito masyadong matamis, pwede siya sa savory na tinapay, klase ng tinapay. Pero kadalasang ginagamit ko talaga to para sa ensaymada. So kapag na-absorb na lahat ng dough yung ating butter na nilagay na fats, bali magmamasa na tayo. Gagamit lang ako ng kaunting-kaunting extra flour para pang pagmamasa natin. And then ininid ko lang to ng ininid hanggang siya ay maging makinis. Hindi naman ganon kalambot yung ating dough. Pero syempre, didikit at didikit pa rin to. Pero wag na kayong mag-add ng extra flour. Masahin lang siya ng masahin and eventually, hindi na yan magiging masyadong malagkit. At syempre, ang isa talagang sikreto para mapalambot mo yung tinapay at makaalsa siya ng malaki, ay masahin to hanggang siya ay maging makinis, maging stretchy, tapos ay firm. Parang
wala na yung bukol-bukol ng natitirang flour. Yun talaga yung sekreto nun kahit ano pang tinapay ang gagawin mo. So kapag ka namasa na natin yan, kung gusto nyong malaman kung gano'ng katagal yung pagmamasa nyo, bali mag-test kayo ng window pane test. Kumuha kayo ng kapiraso, pagkatapos nyo siyang i-rest siguro na nasa 2 to 5 minutes, and then tinan nyo kung nai-stretch na siya o napapanipis nyo na siya. And after nun, i-rest natin to for 40 minutes. Lalagay ko siya ulit dun sa bowl at tatakpan natin ng cling wrap o kaya ng tela. Bali, ito, magdu-dual proofing tayo. Pero pwede nyo rin naman tong single proofing na lang as in i-cut nyo na kaagad and diretso na kaagad sa molder o kaya dun sa inyong tray. Pero mas maganda kasi kapag nagdu-dual proofing tayo, mas matibay yung ating dough o hindi basta-basta siya bumabagsak kahit wala tayong gagamiting bread improver. So kapag na-resa natin yan, lumaki na siya, di ba? Pag after ng 40 minutes. Pinahirang ko lang to ng shortening para pagkakinat natin siya at nagdikit-dikit sila, hindi sila actually magdidikit-dikit. So ito, gagamit ako dito ng molder na 5.5. So ang kailangan natin mga timbang doon between 50 to 60 grams each ng dough. So dito gumamit ako ng timbangan, nagtimbang ako ng nasa 60 grams each kada dough. Makakagawa tayo dito ng 20 pieces. Kapag ka 50 grams yung gagawin nyo, makakagawa kayo dito ng 23 to 24 pieces. So iniroroll ko lang to dun sa loob ng aking palad at ilalagay ko na siya dun sa ating 5.5 nga na ensaymada molder. Kasi gagawin ko tong ensaymada, papalamanan ko to ng pork floss. Tapos yung inyong mga molder kailangan ay heavily greased para siguradong hindi siya didikit. So irorolyo ko lang to hanggang sa maubos na yung ating nakat na dough, and then irerest ulit natin to for 40 minutes to 1 hour o hanggang halos mapuno na yung kanilang molder. Bali bago ko to irest, nilagyan ko muna to ng egg wash, bali nagbati lang ako ng isang pirasong itlog and then ilalagay ko na kaagad siya dun sa ating oven. Patay yon para siguradong mahangin kasi ngayon para siguradong sila ay hindi mahanginan para makaalsa sila ng maganda. So after nun, bali inalagyan ko ulit siya ng egg wash kasi mas gusto ko yon para maganda yung finish niya pagkalabas niya sa oven, parang may brush na siya ng butter. Mas makintab siya pagka ganun. And then isasalan ko to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 15 to 18 minutes. Yung tray natin ay nasa middle rack, tapos bukas yung upper and lower heat settings. Tapos isa-isa lang yung paglalagay, pagsasalang ko dito sa ating oven, kasi maliit lang naman yung oven natin, 45 liters. So mas maganda para maganda yung alsa ng tinapay natin at yung distribution ng temperature, isa-isa ko lang siyang sinasalang kada tray. So yun, after nating mabake yun, kailangan nating tanggalin kaagad yung ating mga brioche dough sa mga molder kasi mababasa yung ilalim nun, dun maiipon yung steam, mabilis yun masisira. Kaka manguluntoy siya pagka hindi kaagad natin tinanggal. And ganun lang kadali, meron na tayong base na dough para sa lahat. So ito pwede nyo itong gamitin talaga kahit saan and malambot na malambot talaga siya, promise. So yun, sana ay nagustuhan niyo yung ating video. Magkita-kita tayong muli. Ito pa muli ang Lutong Tinapay. Bye-bye!